Hello po, andito naman po tayo sa lutong nanay at iba pa. Ngayon po ay magbe-bake ako ng tres leches cake. Ang ating pong mga recipe ay para sa sponge ay 4 eggs. Bali, i-split po natin siya yung white tsaka yung yellow. 150 grams of plain flour, 1 teaspoon of baking powder, 1/4 teaspoon of salt, 160 grams of caster sugar. Ito po siya. Bali, split ko po siya ng 120 grams for the yolks and 40 grams po para sa ating whites. Kailangan din po natin ng 3 tablespoon of whole milk, 1/2 teaspoon ng vanilla flavor. Para po sa ating milk, kailangan po natin ng 200 grams ng condensed milk, 130 grams of evaporated milk, 2.5 tablespoon ng milk. Para naman po sa ating toppings, kailangan po natin ng 250 grams ng double cream at 1.5 tablespoon po ng icing sugar. Kailangan din po natin ng cream of tartar para sa white. At kailangan din po natin ng ground cinnamon para sa ating toppings sa ibabaw pagkatapos. Bali, split na po natin yung egg white sa ating egg yolk. Yung flour po, kailangan po natin siyang isip. Yan. At least mga 2 times. Bali, nasip ko na po siya ng 1 time. So, okay na po ito. Tapos po, pagsama-samahin na po natin yung ating para sa ating sponge. Yung ating 4 egg yolk. Yung ating milk. Isasama-sama ko na lang po. At yung ating baking powder. Yung ating salt. At yung ating sugar. Ayan, bali, haluin lang po natin siyang maigi. Ayan. Pagkatapos, lagyan din po natin siya ng 1/2 teaspoon ng vanilla flavor. Ayan. Haluin po natin siyang maigi. Katapos po, pwede na po natin gawin yung ating white egg. Gagawin na po natin yung ating merengue. Bali, may lalagyanan po ako dito. Bali, mga 8 by 10 inches po. Para naman po sa ating egg white, gagawin na po natin siya. Maglagay po tayo ng 1/4 teaspoon ng cream of tartar. Then, pwede na po natin siyang ipaikot. Sa kalahati lang po. Bali, ipinainit ko na po yung aking oven habang gumagawa ako ng egg white sa 140 degrees Celsius. Yan. Pag nakita nyo na pong ganito yung inyong merengue, pwede nyo na pong ilagay yung ating sugar kaunti-unti.
Bali, sa half ko lang po siya nilagay. Nasa number 5 lang po ng aking machine. Yan. Pag ganito na po siya, pwede na po siyang ipagsamahin yung yellow sa white. Pwede na po natin pagsamahin yung egg sa white. Bali, kalahati lang po muna yung ilagay natin. Ayan, haluin nyo lang po. Bali, isang direction lang po yung ginagawa ko. Dahan-dahan lang. Yan, pag nakita na yung ganito yung kulay niya, naging light na siya, light yellow, pwede na po natin siyang ilagay lahat. Ayan, okay na po siya. Then, pwede na po natin siya ilagay sa ating lalagyan. Yan, ito po yung ating lalagyan. Yan. Yan. Ilagay na po natin siya sa oven sa 140 degrees Celsius sa preheated oven po. I-bake po natin siya po about 18 to 20 minutes. At para naman po sa ating milk, bali pagsasama-samahin lang po natin yung ating ebab. Yung ating milk. At yung ating condensed. Yan. Haluin nyo lang po siya. Mamaya po, pagka-bake ng ating sponge cake, ilalagay po natin siya. Yan, haluin nyo lang po maigi. Ayan, bake na po siya. Yan. Ang gagawin po natin ngayon ay, tutusok-tusokin po natin ng tinidor. Para pumasok po yung ating milk sa loob. Tapos po, haluin po natin yung milk. Ilagay po natin. Yan. Then, pwede po natin siyang ilagay na sa ating fridge. Medyo napalaki po yung ating butas. Ilagay po natin siya sa fridge at least mga 1 hour po. Then, after that, lalagyan po natin ng cream sa ibabaw at cinnamon. Ngayon po, ang aking gagawin naman ay aking cream. Lagay ko na po yung aking heavy cream. Yung aking sugar, icing sugar. Yan. Paikutin na po natin siya. Nalagay ko siya sa pinakamataas. Yan. Pwede na po siya ilagay sa ating sponge cake. Yan, at least mga 1 hour po or overnight, pwede natin itong ilagay sa fridge. Tapos po, ilagay na po natin yung ating cream.
Depende po sa inyo. Pwede rin pong strawberry. Lagay kayo strawberry. O pwede rin pong mango. Sorry po, pwede na po yung ating ito na po siya. Thank you po mula sa lutong nanay at iba pa. Ayan, okay na po siya. Super sarap po. Thank you po mula sa lutong nanay at iba pa.